Nah, kita mau nih sari di hujan. Sa ano po yung saan dito na po tayo ngayon sa loob ng hospital. Naghihintay na lang tayo ng admission ng sister kasi nag-fill up pa siya ng mga kailangan niyang fill up na ano na papers. At pagka-anak mo pa yun, hinihintayin daw ako. May hinihintay lang nila. Yun lang para makapasok ka na? Hintayin lang po natin yung ano dito. Nakamutan ko yung time nila. Hindi ko rin narinig. Oh, hindi ako kinakabahan yun eh. Itindihan ko na po siya yung sabi nila. Pero lang po isa. Okay, so ayan guys. Nandito na tayo sa loob ng ward ngayon. Kami lang ng sister ko yun nandito sa kwarto. Matagal kami nakapasok kasi nawawala pala yung paper niya. Pero actually nandun lang siya sa admission, yung sa ano kinuha kasi kanina. So umalis na si ate. So hindi yata na ipasa dito sa kabila. Pero okay na rin, nandito na kami sa kwarto. Yung sister ko, sa kabilang kama pero pinalipat na lang siya ni kuya dito kasi mas okay yung place dito kasi may table doon. So papainit na ako ng tubig kasi gusto nang mag ano ng sister ko. Bunutin ko na ta? Nakatakot yung ano niya, para kasing sugat. Pero pwede naman daw gamitin sa pin ni kuya. So, gusto kasi ng kapatid kong mag-noodles. Ngayon, pwede siya kumain ng kumain kasi bukas, schedule niya ng ano, ng operation niya. So, napakainit lang ng konti. Kahit marami electric man dito sa loob ng kwarto. Kasi, kulong. So, tinitingnan ko kung pwede buksan yung bintana. Mukhang hindi mabuksan eh. Kasi, yung nakatakot sa likod, ang dilim. Pero may mga ano, may mga parang tao, parang ganun. Tapos wala masyadong mga pasyente. Yung kabilang kwarto nakalock siya. As in nakalock, nakapadlock talaga. Ano siya, male ward naman siya. So yun yung katapat namin. Ayan. So ito yung sister ko. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Hi! So ayan na siya. Relax na relax lang ang mommy. So wala lang. Nagugutom na daw siya. Gusto daw niya mag-rice. So ayan. So ano nang nararamdaman mo ngayon? Gusto niya man mabiyak. Gusto na daw niya mabiyak. Mayak na lang din ako. World swear na ako. Ay, ano ba sabi sa'yo? Hindi, pag ano, madali na. Ah, okay. Isaswero na kasi to eh. So, maaga lang siyang pina-admit. Bukas pa talaga yung schedule niya. So, ayan. So, ewan ko kung makakatulog ako kasi dito tayo sa ano, sa hospital. Ayan. Ganyan yung tsura nung bed niya, mga bed. Oh, ay, hindi. Pwede. Kaya mo na siya. Yan. Kung private eh yun, okay yun. So, ayan. Baka i-dim lang. Magbabawas ka lang ng konti. So, dito kami nakapwesto kanina. Ang init lang. Kaya pinalipat kami ni Kuya dito. So, ayan. May CR. Okay naman yung CR na linis. So, mabilis ang, real quick. Mabilis ang vlog lang kasi baka may ma-ano tayo. Bawal yata eh. So, ayan. Balikan ko na lang kayo guys. Kakain muna kami. So, good morning everyone. Ito na yung ating pasyente ngayon. So, nagising ako kanina kasi ginising niya nga ako dahil yung ano daw, yung dextrose daw niya, hindi daw gumagalaw. So, inayos ko. Kasi parang hindi daw nababawasan. 3 hours na daw, hindi pa nababawasan. So, inayos ko na lang. So, yan. Naantay na lang namin yung OB kasi 10 a.m. yung operation niya. So, naglinis na siya ng sarili niya kasi nga nanlalagkit na. Tinaas ko na rin yung hair niya. Pasensyahan nyo na ganyan itsura niya. Kasi nabagsak yung buhok niya. Yun. So, ano? Okay ka na ba? Anong masasabi mo ngayon? Nahirapan na rin siya kasi gawa ng bigla daw na parang gumuguhit yung ano? Nahilap. So, sabi ko konting tiis na nga lang kasi lalabas na yung baby. Mamaya lang din. So, ayun. Saglit lang din siya nakatulog kasi hindi rin siya makatulog. Ako rin. Babaw lang talaga yung tulog. And then, wala rin naman talaga nag-rounds na nurse dito kasi hindi pa naman siya totally talaga ano eh. Kailangan tignan. So, nilagyan siya ng swero kagabi. Anong oras ka nilagyan? 12? Parang 12 din eh. 2:30. Oh, 2:30. Yun. Tapos, hindi pa agad siya na natusukan kasi ang laki nung karayo. Magulat siya. Nagdugo agad yung kamay niya. So, nilipat ko na lang yung pinaglalagyan ng dextrose kasi nahirapan siya dun sa kabila. So, ayan. Relax mo na yung sarili mo, ma'am.
Okay, so ako naman po ang harap sa inyo ngayon. So, yun nga, sabi ko, saglit lang ako nakatulog kasi hindi rin ako makatulog masyado dito kasi nga mahirap matulog kasi nga nasa hospital tayo. So, hintayin na lang natin yung oras ng operation niya, 10 a.m. Yun yung sabi sa kanya kanina. So, naghihintay lang tayo kung anong nangyayari ngayon kasi actually nagugutom na kami. Wala pa masyadong ano. Hindi, actually walang masyado. Wala pa binibigay na pagkain. So, sabi ko magpaluto na lang ihatid dito kasi nga ayaw din naming bumili-bili kasi ang gastos nga. And then, bawal din naman akong lumabas kasi ganun yung protocol nila dito eh. So, dapat merong isang nagbibigay ng kung ano yung mga dadalhin galing sa labas. Siya lang yung magbibitbet, yung magbibigay sa akin kasi meron nga dito parang pagitan lang. Doon i-aabot yung like tinamili, yung mga binili na tsaka yung kung may gamot. So, siya yung mag-aabot galing sa labas. Ako na lang din yung magre-receive dito kasi nga yun yung kailangan. So, dito lang talaga ako sa loob kasi bawal nga lumabas. So, may mga patient din naman sa labas, mga normal delivery sila. So, yung mga CS dito, actually dalawa lang sila dito kasi every schedule, 2 slot lang yung available. So, hindi talaga crowded. So, hindi ko alam kung ilang days, pero sabi nitong sister ko, 3 days daw. Ayun, so yun na lang din yung hihintay natin. So, ayan. So, nagugutom na ako. Hindi ko alam kung anong pwedeng kainin kasi noodles ang meron dito. So, gusto ko na mag-rice kasi kagabi pa ako na walang kanin. Yung sister ko nga, tiniis na lang din. Eh, hindi na siya pwedeng kumain ngayon kasi last meal niya nung kagabi, 11 p.m. So, pagpatak ng 12 noon, hindi na siya pwedeng kumain kasi operation niya mamaya. Eh, so, bawal na. Ayun, so, hintayin na lang natin. Balikan ko na lang kayo mamaya. Nandiyan na yung baby. Okay? Mag-coffee na po kayong lahat. Good morning! Okay guys, so ayan, mag-vlog muna ako habang wala akong kasama dito kasi yung sister ko, kinuha na nung order ni, hinatid na siya sa OR, pero sinamahan ko din kasi kailangan yung gamit bitbitin, so hindi mabibitbit ng kapatid ko. And then, may kulang na gamit yung bulak, so maliit lang yung bulak na meron, nagpapabili pa ako, sabi ko pupunta na lang nung isa dahil kasi gagamitin para sa baby. So, medyo magastos lang sa gamit kasi sariling provide lang namin talaga yun. Walang ipoprovide dito kasi public hospital nga to. So, kakapasok lang ng sister ko sa loob ng OR, 10 o'clock yung operation niya. So, hintayin ko na lang siya dito sa loob ng kwarto. Ayan, so, pray tayo na maging okay yung delivery ng sister ko. Kasi, yun nga, okay naman yung pakiramdam niya, pero yun nga, gusto niya kasi is may ano na nga yung baby, may ilabas na kasi nga. Overdue na yung sister ko actually. Kasi na-move nang na-move yung schedule niya. So, mabilis lang naman yun eh. Siguro wala pang 1 hour, okay na yun. So, antayin ko na lang sila dito sa kwarto. Kaya, balitaan ko na lang kayo ulit mamaya. No? Mag-update lang din ako dun sa sa family ko tsaka sa ng sister ko kasi nga para alam din nila kasi nag-chat din sila eh. So yun, so see you guys later. Ayan na siya si Dos. Welcome to the outside world, Dos. And so, hindi pa siya nakakadede, guys. Nakakaawa naman kasi medyo naninibago pa siya kasi nga. So, magpapump na lang yung sister ko mamaya para magkaroon din ng milk. Hindi kasi talaga pwede eh. Tanong mo yung, tingnan niya yung ano niya, yung daliri niya sa paa. Abnormal. Mana sa akin. Mana sa mama niya. Ganda yung paa ng mama niya. Iano mo siya. Lagi mo exercise. Nakabato. Parang napapailalim yung ano niya. Nagtatago siya. So, ayan ang kapatid ni Una. Ayan, sobrang puti niya. So, puti siya kay Uno. Hindi yan. So, namin kinukuha yung kaputian na yun. So, kumusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Okay ka na? Po, kakain na lang ako. Puro pagkain ang nasa isip niya kagabi pa. Hindi ko na talaga hinihintay ang coach ng nurse.
Pero okay na siya. Pwede na siyang kumain anytime. Magpupo na kasi. Yan. So, sabi kuya, nga rin ni ate yung CCS kanina. Kailangan mo na yung magpupo mama bago mag-ano. Bago ka kumain. Ah, ayun.